Okay, happy Sunday racing, Bayang Karerista. Harong nga tayo ng linggo, no? January 22, 2023. At bago tayo magsimula, papalo na lang po yung FB page na Tipsy Racing Review. At marami po kayong makukuha ng informasyon dyan, no? Sa karera, mga dividendo at lineup, makukuha po natin dyan. Okay, so araw nga tayo ng linggo, January 22, no? At meron tayong highlight race ngayon, yung Maiden Stakes Race at yung Japan Cup, no? Pilacom Japan Cup. Okay, meron tayong 10 karera para sa araw ng linggo. At ang post time ng race 1 is alas 2 ng hapon. So simulan na natin, race 1 tayo, start ng first pick 6. Class 5, 11 to 15 bracket. Distansya, 1,400 meters. First choice natin dito, no? Yung numero 4, couple entering Brainchild at Super Kong. At medyo, tingin ko, medyo mag-aangin laban ni Super Kong ngayon. At sila nga yung first choice natin dito. Ang second choice natin, yung numero 2, na si Monument. JM Storke, maganda rin ipinakita nito nung huling takbo. At tingin ko mag-uumento pa rin, no, si Monument. Okay, so sa race number 1, ang first choice nga natin, couple entering numero 4, Brainchild at Super Kong. Ang second choice natin, yung numero 2 na si Monument. Okay, race 2 tayo. Start ng first winner take all. Class 4, 22 to 27 bracket, no? Okay, medyo may kaguluhang karera to. Ang first choice natin, no? Yung numero 13 na si Walking on Sunshine. Tingin ko gumangin laban niya. At sasakyan niya ni Ace Aguila. At second choice natin dito, yung numero 6 na si My Sweet Lord. Sasakyan naman niya ni RM Adona. At ito medyo tingin ko magaang din ang laban, no? Sana isa mabibigat na grupo to. At kuha tayong third choice, yung numero 5 na si Alasabon. Sasakyan ni Ryan Base. At medyo promising din tong kabayong to. Okay, so sa race number 2, first choice, numero 13, Walking on Sunshine. Second choice, numero 6, My Sweet Lord. Third choice, numero 5, Alasabon. Okay, race number 3 tayo. Start ng first pick 5. Distansya natin dito, 1,800 meters. So, ito nga yung 2023 Pilacom Japan Cup. Okay, first choice rin natin dito, no? Yung champion horse na si Raichus Ruby. Numero 6 yan. At binalik na nga kay Uno o kay JB Hernandez yung renda, no? At gamay naman ni JB Hernandez to, so tingin ko wala magiging problema. At angkop pa yung distansya. Second choice natin, numero 8 na si Time for Glory. Nasasakay naman yan ni O'Neill Cortez. So tingin ko siya yung pwedeng magbigay ng laban. Okay, so sa race number 3, first choice nga natin, numero 6, Righteous Ruby. Ang second choice natin, yung numero 8 na si Time for Glory. Okay, next race tayo, race number 4. So, ito na yung 2023 3-year-old Maiden Stakes Race. Distansya natin, 1,400 meters at start ng second winner take all. Okay, so mga unang takbo nga, no? At first choice nga natin, yung nanalo na rin ng trial, yung numero 2, couple entering Matcha Green at Going East. Si Going East nga yung nanalo sa trial dito, no? Sasakay niya ni Jan Alvin Guse at ni KB Abobo. Yan, dalawang couple entry na yan. So, sila na rin yung first choice natin dito. Ang second choice natin, yung numero 7 na rin, na si Domsat 7. Sasakay naman ni RM Garcia. Okay, so sa race number 4, first choice, couple entering numero 2,
Matcha Green at Going East. Second choice numero 7, Domsat 7. Okay, race number 5 tayo. Start nung second pick 6. Class 4, 16 to 21 bracket. Okay, first choice natin dito, no? Yung numero 1 na rin na si Heroes del 96. Jan Alvin Guse yung re-renta dyan. At tingin ko basta ilabas lang ng connection na mababa na sa grupo to, no? At tingin ko kayang-kaya niya na yung laban. Second choice natin, numero 3, Street Smart, sasakyan ni RC Susan, gamay ng hinete at wag lang masyadong maiwan. Tingin ko malaki panalo nito. At magdadagdag akong dalawang dehado rito pang sa ano, no? Pang dehado. Yung numero 8 na si Best Offer at yung numero 9 na si Gentle Giant. Okay, so sa race number 5, first choice nga numero 1, Heroes del 96. Second choice numero 3, Street Smart. At magdadagdag akong dalawang dehado, numero 8, Best Offer at numero 9, Gentle Giant. Okay, race 6 tayo. Start ng second pick 5. Class 4, 22 to 27 yung grupo niya, no? At distansya nga natin, 1,400 meters. Okay, first choice natin dito, no? Yung numero G's na si Supermaster. Nasasakay niya ni AR Villegas. At tingin ko medyo mababa sa grupo. So, siya yung first choice nga natin dito. Second choice natin, numero 5, Lucky Hilda. Nasasakay ni CP Henson. Medyo magaganda yung kinikilos nito. Yung mga huling takbo niya. So, tingin ko malaki panalo ni Kabayo. At quarter third choice, numero 9, Super Sheltek. Sasakay naman ni Ken Malapira. Okay, so sa race 6, first choice, numero 10, Supermaster. Second choice, numero 5, Lucky Hilda. At third choice, numero 9, Super Sheltek. Okay, race 7 tayo. Start ng pick 4. Class 5, 11 to 15 bracket. Distansya, 1,400 meters. Okay, first choice natin dito, no, yung galing sa bakasyon na si The Price is Right. Sasakay ni Jan Alvin Guse. At medyo tingin ko fresh na fresh si Kabayo, no. Ang second choice na rin natin dito, yung numero 2 na si Space Jam. Nasakay niya ni Ace Aguila, gamay ng hinete. At ito pwedeng iuna, pwedeng isunod, no. So, siya yung second choice nga natin dito. At kuha tayong pangdehado, numero 7, Indelible Quaker, third choice, sasakay ni Pabs Caballero. Okay, so sa race number 7, first choice nga natin, numero 6, The Price is Right. Ang second choice natin, yung numero 2, na si Space Jam. At third choice natin, pangdehado, numero 7, Indelible Quaker. Okay, race number 8 tayo. Class 5, 6 to 10 bracket. Distansya natin dito, 1,400 meters. Okay, first choice natin dito, no, yung numero 13 na si Yes Kitty. Isasakay ni Jan Alvin Guse. Jan Alvin Guse na hinete niyan at tingin ko mababa na rin sa grupo. Ang second choice natin, yung numero 5 na si Color Blast na sasakay naman ni JM Estorque. At ito gamay ng hinete at isang deremating kabayo, no? Napaparemati ng maigi ni JM Estorque. At kuha tayong third choice, pangdehado, numero 1, Sultanov. Sasakay niya ni Jim El Ciego. Okay, so sa race number 8, first choice, numero 13, Yes Kitty. Second choice, numero 5, Color Blast. At third choice, numero 1, Sultanov. Okay, race 9 tayo. Class 5, 6 to 10 bracket. Distansya, 1,400 meters. First choice natin, numero 7, Laguna de Bay. Nasa kanya, CP Henson. Maganda na ipinapakita nito, no, ng mga huling takbo. At tingin ko, malaki yung panalo niya ngayon.
Second choice, numero 3, Double Rock. Nasa kanya apprentice rider JT Pabilik. At ito nga, nagamayan na nung bata. So, napaparemate niya. So, tingin ko maganda itatakbo ngayon. At pangdehado natin, numero 9, Rise Up. Nasa kanya Lesser F. Desus. Okay, so sa race 9, first choice, numero 7, Laguna de Bay. Second choice, numero 3, Double Rock. Third choice, numero 9, na si Rise Up. Okay, next race tayo, race number 10. Last and final race for the day. Class 4, 28 to 33 bracket. Okay, first choice natin dito, no, numero 12, Sweetie Giselle, kasakin ni O'Neal Cortez. Medyo magaganda yung itinatakbo nito at sanay sa mabigat na laban. At siya nga yung first choice natin, gamay pa nung hinete. Ang second choice natin, yung numero 14 na rin, na si Lake Balinsasayaw. Sasakin naman yan ni RM Garcia, imported horse. So tingin ko may igi rin tong kabayong to. So siya yung second choice natin. Okay, so sa race number 10, first choice numero 12, Sweetie Giselle. Ang second choice natin, yung numero 14, na si Lake Balinsasayaw. Okay, so yung po yung mga giya natin para sa araw ng Linggo, January 22, 2023. Sana po yung makatulong sa pagpili nyo ng mga tatayang kabayo. Okay, naulit ko po, kayo pa rin po masusunod kung sa inyo itataya yung pinagpaguran yung pera. At good luck po at happy Sunday racing, Bayang Kalerista. Happy weekend.